Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russet. God is good. Yes, thank you, Lord. God is good. Check, check. All the time. All the time. God is good. 1, 2, 1, 2. All the time. Praise the Lord. God is good. All the time. Check 1, 2 sound. Echo mic, yes. Because God is good all the time. All the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban. Mapagpalang gabi sa mga kapatid natin. Ayan, thank you Lord. Okay na okay. Good evening sa inyo dyan, sa mga kapatid natin. Laging maaga. Salamat sa Diyos. Kay Tita Lorna Avelino, Kuya Yuma, Tita Lorna, salamat sa Lord. Kay Sister Lola and Ruth Inono, God bless you. Mami Beng and Sister Novi, praise the Lord. Ayan, binabati natin. Sino pa nandyan? Brother Eugene and Sister Marichal Espiritu. Good evening kay Sister Celine Rovillos. Ayan. Kung kayo first time, pakicomment dyan. New blessing. Okay, sama-sama tayo sa mensahe ng Panginoon maya-maya. At syempre, hingin muna natin ang gabay ng Diyos sa ating kalagitnaan. Let us join in a word of prayer as we close our eyes and bow our heads. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Our Heavenly Father, we thank you. We come to you, Lord, in the name of Jesus. And by the power of your Holy Spirit, and we ask that you will bless us, your people, and guide us tonight sa gawain ito, Panginoon. Salamat po sa isang buong linggo na ipinagkaloob mo sa amin, sa iyong kabutihan, sa mga pagpapalang natanggap. Salamat po sa patuloy mong ginagawa sa aming buhay, sa mensahe, maraming salamat. Sa pagkakataon na kami ay makakarinig uli ng iyong banal na salita. Lord, thank you for every blessing and favor and your goodness na naranasan namin at mga mararanasan pa. Nagpapasalamat na rin kami in advance. And tonight, Lord, we pray in Jesus' name that you will be with us and you will guide us and bless us with wisdom, knowledge, and understanding ng mga salita mo, Lord, di lang namin maririnig, magiging buhay namin ang mga ito. Maraming salamat, Panginoon, lahat ng ito, Diyos, ay aming inaasahan na maganap sa aming buhay, ang mga pangako mo. Kaya, Lord, ang prayer namin, manahan ka po sa aming pagpupuri. Binubuksan namin ang aming mga puso at kami nag-i-expect na ikaw ay maranasan ang iyong kapangyarihan, kagalakan, mga sagot sa panalangin, maging kagalingan na nanggagaling sa iyo. Panginoon, maraming salamat muli. Tinataas namin ang gawain ito. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Ayan, salamat sa Diyos. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Thank you, Lord, for joining us sa ating OPM online prayer meeting. Kakatapos lang natin mag-pray. Pakicomment naman yung ating awitin. Ayan, purihin ka. Maya-maya, kakanta tayo. Purihin ka. Purihin natin ang Panginoon. Binabati lang natin si Sister J. Mortel and Jelay Hopia. Good evening sa inyo. Mapagpalang gabi din kay Daddy Frank and Mami Lina, Tita Nida and Tito Renny, kay Brother Richmond Cuenca. Shout out sa inyong family. Sister Hansel Blancas, good evening po. At Sister Mira Santonia, Brother Yuri, Sister Josefa de Ocampo, sabayan mo ko, share natin ang ating live video para sa ating digital evangelism. Share, right post. Yan, thank you Lord, share that. Good evening din kay Sister D. Johans and Sister Noemi Calomarde, Mami Ading. Good evening sa inyo. Thank you Lord. Kay Sister Maureen Avelino, lahat ng mga kasama natin dyan sa Middle East, mapagpalang araw sa inyo. Mga taga Rizal, kay Brother Dan, Ding Dong, at Sister Michelle Montoya, mapagpalang. Okay, salamat kay Sister Melody Pajo. Good evening. Salamat sa pag-share. Ayan. Lorelei, good evening sa inyo.
Purihin natin ang Panginoon. Okay, let us praise the Lord our God. Thank you, Jesus. Tuloy-tuloy lang sa pagtatag at pag-share ng ating live video. Amen. Praise the Lord. Brother Efren Calomarde, mapagpalang gabi sa'yo. Yes! Pag-isip pa lang sa umaga, magpapala na ng Panginoon na habang sa amin. Pagkagising pa lang sa umaga, hatid mo ay ligaya. Ikaw ang nagbigay ng buhay at sigla. Pagkagising pa lang sa umaga, hatid mo ay ligaya. Ikaw ang nagbigay ng buhay at sigla. Hindi mabibigo, ang sa'yo ay umaasa. Hindi mahihinto, pagpapala na sa gana. Purihin ka, purihin ka, ako'y iyong minamahal. Ang lahat ng mahiningay, purihin ka. Pag-ibig na walang hanggan, dakila ang iyong tatapatan. Hindi mabibigo, ang sa'yo ay umaasa. Hindi nahihinto, pagpapala na sa gala. Purihin ka, purihin ka, ako'y salamat sa Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa mga kapatid natin. Thank you for joining.
joining us tonight sa ating online prayer meeting. Monday to Friday, 7 hanggang 8, kakatapos lang natin kumawi. Ang pamagat niya, purihin ka, mapapakinggan niyo yung ating mga awitin sa Jesus Comfy Cavite sa channel natin sa YouTube. Kaya mag-subscribe tayo doon. Salamat! Kamusta kayo dyan, mga kapatid, sa Naik? Ayan, mga taga-Naik, shout out sa inyo, Brother Johnny Pajo and Sister Minerva. Praise the Lord sa inyong buhay. Kay Ate May Kaisip, Brother Alan Limeta, good evening sa inyo. Kay Mami Bell, praise the Lord, Daddy Steve Reynolds joining us. Brother G-Boy, good evening. Brother Amado Gohel, kay Tita Lorna, and thank you Lord din kay... Ayan, salamat sa Diyos. Kay Mami Ben, good evening. Thank you, Lord. Back rin tayo. Kay Sister C. Estolero. Ayan, puri ng Panginoon. Present din si Sister Engracia Omori. Mapagpalang ulit. Okay, itag na mga kapatid sa pananampalataya. Tingnan kung present o absent pa. O baka nakalimutan lang, may OPM. Simulan natin ang linggo na may salita ng Diyos. At tayo ay... malalakad sa tuwid, sa maliwanag na daanan ng Panginoon. Ayan, thank you Lord. Punta muna tayo sa comfy break. Praise God. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa comfy break. Ayan, salamat sa Diyos. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Praise God! Simula uli ng ating coffee break question para sa ating Bible quiz bee. What is the meaning of the word hesed or kesed sa ibang translation niyan in the Bible? Ang sagot dyan ay pag-ibig, letter A, love. Pinapakita dito yung dapat na maging pag-ibig natin sa Panginoon. Pero syempre, alam mo, speaking of love, pag pinag-uusapan ng pag-ibig, talaga naman higit lagi ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nawawala ang pag-ibig ng Panginoon sa atin eh. Sabi niya pa nga, di ba, I have loved you with an everlasting love. Kaya kung tayo po ay nakukulangan ng pag-ibig, tayo ay mapaghanap, ayan, alam mo, kay Lord mo matatagpuan kasi ang Diyos ang pag-ibig. Hayaan mo na punuin ka ng Panginoon ng pag-ibig at aapaw yan sa iyong mga mahal sa buhay. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Diyos sa mga nag-join sa ating coffee break question. Thank you Lord at ikaw ba ay punong-puno ng pag-ibig ng Panginoon? Ay nag-aapaw yan. Kahit nga loving the unlovable. The difficult people, eh, umaapaw ka ng pag-ibig ng Diyos, pupuno ka. Yan ang susi, no? Kaya, salamat sa Diyos. Binabati din natin si Sister Christine Estrada, ang inyong family, Joan and Jeff Estrada. Good evening. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatag at pag-share ng ating live video. At syempre, pinapaalala ang ating digital evangelism. Share lang ng share ng ating link. I-bless natin sila sa pamamagitan ng mga magagandang bagay. Good evening din sa inyo dyan, Sister Neri Monson, sa inyong pamilya. God bless you. Ayan, purihin ang Panginoon. At syempre, announcement tayo this coming June 12. Next Sunday na yan. Kita-kita na naman tayo, nagpupuri, nagpapasalamat ang ating mga puso sa mga ginagawa ng Panginoon. Once a month physical gathering. Kaya, i-mark na natin ang ating calendar sa Diyos na nagpalayang tunay sa atin, no? Purihin natin, sambahin natin, June 12, kailangan nyo mag-register at syempre, invite natin family natin. Ayan, salamat sa Diyos. Okay, praise God. Series break muna tayo, mga kapatid, no? Binabati natin yung mga brothers and sisters natin sa Japan. Konbawa sa inyo. Ayan, Mami Ethel, si Skylie, ayan. Sister Ethel, Sister Kylie, Ami Kylie Jenner, and Sister Ethel. Ganun din si Sister Rakpadasay, Sister Ibeng, si
Mr. Mickey Austral. Good evening sa inyo dyan, no? At syempre, yung ating mga kapatid sa Greece. Ayan, thank you, Lord, sa tuloy-tuloy na gawain ng Panginoon. International churches natin, Pastor Boy, Pastor Josephine, sa ating Chicago, Brother Ronel and Sister Kay, at syempre sa ating Bishop Ricky and Reverend Joe. Ayan, syempre, binabati natin. Happy, happy birthday kay Pastor John Bartolome. Ayan, thank you, Lord. Okay, kuha tayo ng Bible. Buksan natin sa Romans chapter 2. Verse 1 hanggang 2. Romans chapter 2, verse 1 hanggang 2. Basahin natin salita ng Diyos. Thank you, Lord. Okay. Sa Tagalog po, magandang balita, Biblia. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba? Wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol? Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa amin. Tulungan mo kami na makaunawa. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan at kaalamanan na nanggagaling sa langit. Dalayan ko ang mga puso, isipan, puso, mga tenga, lagi bukas para makarinig galing sa iyo. Kaya ang aming prayer, Lord, ikaw po magturo. Ikaw ang manghusap at mangaral. Paguhin niyo po kami ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Series break muna tayo. At syempre, kung kakapasok mo palang, kapatid, welcome ka dito sa OPM Online Prayer Meeting, Monday to Friday. Simula pa lang ng gawain natin. Nandito na tayo sa Word of God. Ayan. Salamat sa Diyos. And ang title natin is Do Not Judge. Ayan. Involve natin yung ating mga early viewers. Ayan. Involve natin lahat ng mga nanonood ngayon. I would like to share to you a story na sa isang train. Ayan, alam mo yung mga train, di ba? Merong mag-ama. Okay? So, meron siyang anak na babae. So, yung anak niyang babae, mga bata pa eh. Mga around 4 to 5 years old. So, dahil nga, alam mo, ang kulit ng bata, takbo ng takbo. Papunta dyan, takbo sa kabila. Eh, alam naman, pag train, hindi naman ganun kaluwag eh. Tapos, ang ingay, sumisigaw, Daddy, Daddy, I'm happy, Daddy. Gumaganon, ang kulitong bata. So, yung mga kasama niya sa train, medyo nagtataka, napakakulit ng bata na ito, babae pa naman. Diba? So, sabi ng mga tao na passengers din doon, nagtitimpi sila sa isip nila, ano ba naman to? Napakakulit. And sino bang kasama nito? Nakita nila, napansin nila, nakasama nila yung kasama ng bata, yung ama. At nung nakita nila yung tatay, tumatawa pa. Ang saya-saya nung tatay. Grabe, tuntuwa yung tatay dun sa anak niya eh. Samantalang nakakasagi na ng mga tao, yung mga natutulog sa train, nabubulabog. Yung dapat magpapahinga sana ay talagang naiistorbo. Kasi nga parang yung bata na yun, naiistorbo niya na lahat ng mga passengers doon. So yung tatay, tapos nakita nila yung tatay, tuwang-tuwa pa. Ayan. So, meron ng lumapit na isa. Ayan. Sabi niya, kinausap niya yung tatay. Sabi niya, hindi mo ba aawatin yung anak mo? Napakakulit, walang disiplina. Hindi niya ba nakikita na nakakaistorbo na siya? Well, totoo naman yun eh. Ikaw kaya, how will you respond? Bakit kaya ang saya-saya ng bata? Ano kaya yung magiging reaksyon mo? Kung ikaw ay kasama doon at nagpapahinga sa train, comment nga dyan mga kapatid. Tingnan natin yung ating mga kapatiran. Di ba minsan nakaka-experience tayo niyan yung makukulit, hindi lang sa train, yung sa mall, nag-iiyak doon, di ba? Tumatakbo yung mga bata. Ano kaya yung magiging reaksyon natin? Diba? Tayo ba yung magiging tulad nung isang lalaki na sabi niya, kinausap niya yung tatay, sawayin mo nga yung anak mo. Okay? Sige, ano kaya yung pwede nating maging respond doon sa bata na yun? O maaaring ko, isa ka sa mga nagpapahinga.
Siguro, sabihin natin, ano ba naman yung anak mo? Tinatawanan mo pa, nakakabangga na dito, nakaka-istorbo na. Di ba? Somehow, parang ikaw, o nga, no, ang kulit na eh. Hindi mo ba pipigilan yan? Yung iba siguro, kukurutin bigla, papatidin yung bata. Sobra, may mga ganun ba dito? Bubulihin yung bata, tatakutin, di ba? Sinong tatay mo? Okay. Di ba? Minsan ganun eh. Eh, ang kulit-kulit na ng bata. So, itong, okay, maiirita eh. Totoo yan. Eh. Kulit ng bata na to. Di ba? Pwede, papahinga ako dito, takbo ka ng takbo, pakaingay mo. May pasimpleng kutos. Okay? Kulit mo, ha? Okay, sabi ng kapatid natin, nakakairita, hahayaan niya na lang, eh. Oh, bata din naman tayo, makulit din tayo, eh, di ba? Okay, lumapit yung ano, eh. Hayaan na lang, bata kasi. Okay, pero for some, they would react na, hindi naman natin masisisi, mairita, di ba? Pagsasabihan yung tatay. Hindi mo ba awatin yun? Hindi mo ba pipigilan yung anak mo? Sumagot yung tatay. At humingi naman ng pasensya. Ang sabi ng tatay, naku, pasensya na po kayo. Alam ko po eh, naistorbo na kayo at marami ng kakulitan yung anak ko. At kaya po siya takbo ng takbo sa train, di ba? Sabi ng tatay, kaya rin po ako tuwan-tuwa. Kasi ngayon ko lang po nakita yung anak ko na tuwan-tuwa. Tumatakbo't masaya. Kaya masayang-masaya ako. Kasi 1 week pa lang pong nakalipas, namatay na po yung nanay niya. Kasi hindi pa po siya naglalaro, hindi po siya masaya. Masaya. So, kumbaga parang sa tatay, kumbaga 1 week pa lang, malungkot yung bata, ngayon lang nagsaya. Kaya pala siya tumatawa at masaya din siya para sa anak niya. Namatayan pala siya ng nanay. So for us, hindi natin alam lahat. Diba? Unless na lang tatanungin mo, bakit ba ang kulit ng anak mo? Bakit sobrang saya mo, tumatawa ka pa? Hindi natin alam ang mga pinagdadaanan ng mga tao. At yan ang mensahe ng Panginoon sa atin. Maaring tayo ay mabilis sa paghatol. Lahat naman tayo naging guilty into judging people. Lalo na ngayon in this social media age, di ba? Pag nakakakita tayo ng mga picture, grabe naman yan. Diba? Anong klaseng picture yan? Siguro itong bata na to ay may hindi magandang ginagawa. Diba? Diba? Nakita natin, mga kasama, bilo mo, ginadjust agad natin, nakita mo yung bata. Oh. Mga kaibigan, okay, lalo na sa mga nakikita natin sa Facebook. Diba? Bakit yan to yung mga ano, punta ng punta dito, bili ng ganito. Hindi natin alam yung pinagdadaanan nila o yung mga buhay nila. Kaya alam nyo, sa ating mga Kristiyano, to be a good Christian who reflects the nature, the character of Christ, importante na hindi agad tayo mabilis into passing judgment. Huwag agad tayong hahatol. Pwede bang sabihin mo yan sa sarili mo? Huwag ikaw agad judgmental. Ayan. Huwag agad tayong hahatol sa mga tao. Kahit it is plain for us to see yung kanilang ginagawa, diba? Huwag natin silang hatulan. Itong sa Luke chapter 18, verse 10 to 14, ito yung sinasabi ni Jesus sa isang parable na mayroong dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. So, dalawa, nagpe-pray. Ang isa ay Pariseo. So, yung sabi niya, Pariseo, at isa naman ay maniningil ng buwis. So, Pharisee at isang tax collector. Tumayo ang Pariseo. O, nag-pray. Nanalangin ng ganito. Sabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, grabe no, na mga magnanakaw, mandaraya, okay, mangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil na buwis na ito. Grabe yung prayer niya, no? Alam niyo, maraming pagkakataon sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Itong message na to, I was in my devotion. No? Sabi, okay Lord, sorry po. I-check tayo ni Lord. Na dahil umaatin tayo ng gawain, nakakasunod tayo sa pagbibigay natin, sumasamba tayo, although nakikita rin natin na nababago yung buhay natin, hindi dapat yun maging dahilan para maging superior tayo sa iba. At hindi na tayo maging mapagkumbaba. Itong Pariseo na ito, dahil nga taong simbahan, sumusunod, ang tingin niya superior na siya doon sa mga ibang tao.
Sabi niya sa verse 12, dalawang beses ako nag-aayuno, fasting yun, sa isang linggo, at nagbibigay rin ako ng 10% bahagi sa lahat ng aking kinikita, so nagbibigay sa church. Samantala, ang maniningil na may maniningil ng buwis, nakatayo sa malayo, eto na, at di man lang makatingin sa langit. Dinadago kanya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. So, it's a different approach before God. Itong Pariseo, dahil nagagawa niya yung mga sinasabi dun sa Bible, ang tingin niya ngayon sa sarili niya kapag lalapit siya sa Diyos, that person is better than others. Dumarating ba sa point na naging ganun yung buhay natin? Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, alam natin yung salita ng Diyos, alam natin at nakasusunod tayo. Dumarating ba sa pagkakataon na nagiging mas mataas na yung tingin mo o nagiging arrogant na tayo? Before God, di ba natin sabihin, but in our hearts na nababasa ng Diyos, na dahil tayo ay nakaka-attend sa mga gawain, ang tingin natin sa mga hindi umaattend, eh, wala yan. Lord, buti pa ako dyan. I'm better than that person. Pero itong maniningil ng buwis, oh, dahil naintindihan niya na makasalanan siya, na-realize niya yung kanyang pagkukulang, ang paglapit niya sa Diyos, hindi pagmamataas, kundi pagpapakumbaba. Sabi niya, humihingi siya ng something, and he is asking God for mercy. Sabi niya, Lord, mahabag po kayo isa akong sa akin na isang makasalanan. And look at what Jesus said in verse 14. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Grabe, no? Umuwi siyang matuwid at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So dito, pinapakita ni Jesus kung paano ang kaharian ng Panginoon. How it works in the kingdom of God. And sa ating mga isip at puso na hindi nalilingid sa Diyos, alam niya kung merong pagmamataas sa ating puso at isipan. Alam niya kung tayo ay mabilis sa pag-pass ng judgment sa mga tao, ang bilis mong humatol. Hindi ba dahil tayo ay nakasusunod? Dahil ba ito ay tayo ay nakakapagbigay, nakakapaglingkod? At ang tingin na natin sa ating mga sarili ay mas mataas. Mas mataas ang ating kaalaman sa kanila sa Biblia. Mas alam natin ang katotohanan. Kaya ba ganun na lang yung tingin natin sa mga hindi nakakaalam? Alam nyo, yung pagiging masipag sa paglilingkod, kailangan yan, napakaganda yan. Yung pagbabasa ng Bible, pagkilala sa Diyos, importante yon. Yung paglalim sa pananampalataya. Pero hindi ito dapat maging dahilan para iangat natin ang ating sarili at ang tingin natin sa iba ay mababa. Do not judge quickly. Huwag tayong mabilis sa paghatol. In Romans chapter 2, ito yung sinasabi ni Paul. In sulat niya to, sabi niya, sino ka na humahatol sa iba sa verse 1? Wala kang may dadahilan eh. Sabi niya, sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng ganoon. So ang kausap niya ito, yung mga morally, na tingin nila they're morally right before the Lord. Dahil nga sila ay maayos sa kanilang buhay, kala nila, yun na yung isang point para sila ay maging judge sa mga tao na hindi nakakasunod. Sabi niya, hindi. Hinahatulan mo ang inyong sarili. Dahil ikaw ay humahatol, ay gumagawa rin ng ganoon. Sabi niya sa verse 2, nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng iyon. Verse 3, hinahatulan mo ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Ayan. So meron siyang pinakita dito. Yung pagkakapareho nating lahat. Kaya hindi tayo dapat humatol sa mga tao. Ano yun? Lahat po tayo makasalanan. And when we have the understanding that we fall short of God's glory and standard, hindi tayo makakaabot eh. Wala tayong pinagkaiba sa mga makasalanan. Wala tayong pinagkaiba saan?
sa magnanakaw. Wala tayong pinagkaiba saan? Sa mga sinungaling. Wala tayong pinagkaiba sa mga mangangalunya. Makasalanan tayo. Minsan kasi, kapag nagbabasa tayo ng Bible, minsan kasi yung sin sa tao, baga parang may level. Ah, sinungaling lang ako, pero di ako magnanakaw. Magkakapantay lang yun sa paningin ng Panginoon. Yun ay kasalanan pa rin. Alam mo, konti lang naman yung kinuha ko eh. Alam mo, hindi naman ako rapist, hindi ako nangangalunya. Pero kapag tumingin ka sa isang lalaki, sa isang babae na mayroong pag nasa sa puso mo, nangalunya ka na eh. Hindi ako pumapatay ng tao. Hindi ako kumitil ng buhay ngayon man. Kapag may galit ka sa iyong kapatid, you are guilty of murder. Yan ang sabi ni Jesus. So kung titingnan natin yung sarili natin, into the standards of God, not the standards of man, not our own standards, makasalanan din ako eh. And kapatid, kapag hindi mo nakikita yung iyong sarili na makasalanan before the Lord, mayroong problema. Nagiging spiritually arrogant tayo. Natingin natin sa ibang tao, ah, wala. Ano yan, mga maruming tao yan, makasalanan yan. And maraming magiging problema yon. We will become proud before the Lord. Kaya ang sabi rito, sa verse 4, sa Amplified Bible, paano ba yung mga dapat nating gawin bilang mga Kristiyano? Oh, ikaw, para hindi tayo mabilis mag-judge. Ayan, ang bilis nating hatulan yung mga tao eh. Ang bilis nating i-condemn. Ah, wala nang pag-asa yan. Hanggang ganito na lang yan. Bilang mga mananampalataya, para makita sa atin yung love ni Lord. Number one, let us consider God's kindness. Consider God's kindness. Sabi niya sa verse 4, do you have no regard for the wealth of His kindness? Sabi, napakayaman ng Diyos sa kanyang kabutihan, kabaitan. Sa ibang translation, yung kindness, goodness, eh kasi nga naman, yung kindness, eh mabait. Eh yung goodness, mabuti. Pero hindi ka pwedeng maging mabuti kung hindi ka mabait. Hindi ka pwedeng maging mabait kung hindi ka naman mabuti. So it goes together. Paano sinasabi na consider God's kindness? Alam mo yung sinasabi dito na and tolerance and patience in withholding His wrath. Kung ang Diyos nga po ay napakabait sa atin. In a way na marami tayong pagkakasala sa Diyos. Totoo, ikaw nanonood ka, marami tayong pagkukulang. May pinapagawa ang Diyos sa atin, di natin nagagawa. Nagkakamali pa rin naman tayo, tama ba? Sa isip natin, nagkakasala tayo. Sa puso natin, nagkakasala tayo. Ang totoo, may hatol ang kasalanan. Pero hindi pa tayo hinahatulan. God is withholding His wrath. Pag sinabi, ito yung word na mercy. Yung habag ng Diyos, naawa nga si Lord sa atin eh. Tayong mga anak ng Diyos, bakit di tayo naaawa sa iba? Kung tayo nakatanggap ng habag, dapat maging mahabagin tayo. Hindi ba? Yan yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, yung Beatitudes. Ito yung dapat na maging attitude ng mga follower niya. Be merciful. Maging mahabagin. Consider mo yung kindness ni Lord sa buhay mo. Di ba napakabait ni Lord sa iyo? Maraming pagkakataon, hindi ka na nagpe-pray. Marami tayong nagpagkukulang sa Lord, pero pinoprotektahan ka pa rin niya. Maraming pagkakataon na hindi na tayo humihiling sa Diyos, nakakalimutan nating manalangin, pero ipinagkakaloob niya yung mga pangangailangan natin. Sabi doon, pangalawa, yung tolerance, yung forbearance ni Lord, yung pagtitiis niya. Diba, alam ni Lord yung kasalanan natin. Alam ni Lord yung magiging kasalanan mo bukas. Alam ni Lord yung magiging pagkukulang natin for next week. Alam ni Lord yan, eh kung hahatulan niya na agad tayo, eh patay na tayo, wala na tayo, naglaho na tayo sa mundong ito. Yet, because of His kindness, His mercy, God holds back His judgment against us. We deserve to be punished. Lahat tayo. Eh minsan, ganun tayo sa iba eh. Kung tayo nakatanggap ng habag, kabutihan, kabaitan ng Diyos, bakit natin ito ipinagkakait sa iba? Kaya alam mo, makikita natin, bait talaga ng Diyos. Kasi bakit marami akong pagkukulang, makasalanan ako, pero pinagpapala ako ng Panginoon. Hindi tayo natulan eh. Ngayon na ikaw nakatanggap, why you pass judgment quickly, ang bilis? Kaya do not judge agad, kapatid. Ano pa, pangatlo, sabi niya, are you actually unaware or ignorant
that God's kindness leads you to repentance. Bakit ang bait ng Lord kahit marami akong pagkakamali? Totoo yan. Bakit ang bait ng Lord sa buhay ko kahit marami akong pagkukulang? May mga pinapagawa, hindi ko nagawa. Hindi ako nakaabot dun sa standard na. Yun yun eh. Kasi gusto kanyang magsisi. Gusto niya na maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos, yung habag ng Diyos, para magsisi tayo. Hindi ba naiiyak ka na lang? Every time na maalala mo kung paano ka nagkulang sa Diyos, pero pinagpala ka pa din. Hindi ba talagang naluluha ka na lang na kung paano kang maraming hindi nagawa, pero binibless ka pa rin ni Lord? It is God's kindness na dapat magdulot yun sa atin ng pagsisisi, na magbago na yung buhay natin. Ito yung pinakita ni Jesus eh, kay Peter. Sabi ni Peter, let down the nets, ihagis mo yung lambat. Diba sabi ni Peter, Lord, ayaw niya sumunod eh. Pangingisda kami, tagal na namin namingit, wala kami huli. Let down your nets. Anong ginawa niya? Hinagis niya yung lambat. Nakahuli sila na sobrang dami na puno dalawang bangka. Pinakita ni Lord yung kabutihan niya, kahit di ka willing, Peter, kahit di ka naniniwala sa akin, ibe-bless pa rin kita. And because of God's kindness, hindi agad hinatulan. Kung sinabi ni Jesus, oh sige, ayaw mong sumunod ah. Huwag na, hindi ka na makakahuli. Pero hindi. Nakahuli pa rin si Pedro eh, kahit nag-reason out siya na ayaw niya eh. Kahit di nakaka-attend, pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon. Tama? Eh bakit naman tayo when comes to other people, ang bilis nating mag-judge? Balik tayo kay Peter. Ano ginawa ni Peter? Lumuhod siya sa harapan ng Panginoon. Lord, patawarin mo ako sa akong makasalanan. Lumayo ka sa akin. Peter realized that he's a sinner before God. And dalangin ko ganun din tayo. Sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin, dalangin ko na hindi tayo agad mabilis humatol sa mga tao. No? Verse 5 ng Romans chapter 2, sabi niya, but because of your callous, may kalyo, and stubborn, and unrepentant heart. So yung puso daw na matigas, may kalyo na, hindi nakakaramdam, manhid, ayaw magbago, unrepentant, you are deliberately storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Alam mo, para hindi ka humatol sa iba, number one, you consider God's kindness. Mabait ang Diyos sa iyo. Dalang yung kabaitan mag-umapaw sa ibang tao. Pangalawa, remember that God is a righteous judge. Remember that God is a righteous judge. Alalahanin mo, meron tayong Diyos na hahatol sa lahat. Sabi niya sa Romans 2 verse 6, He will pay back to each person according to his deeds, justly as his deeds deserve. May payback time. Hindi papalampasin ni Lord yung mga ginagawa ng mga tao. Maaring sa panahon natin ngayon, naglilingkod ka, nagtitiis ka, sobrang challenge ng buhay mo, continue to serve God. He will be a righteous judge for those who did not serve Him. Si Lord na ang hahatol. Huwag tayong maglagay ng masamang binhi sa puso natin ng galit, ng inggit, ng selos, ng puot. Eh bakit kami ganito? Sila hindi, kami naman yung sumusunod ah. Kami yung naglilingkod ah, pero bakit kami yung buhay namin? God is a righteous judge. Do not pass judgment. Ayaw mo lang si Lord. Si Lord ang hahatol. At sabi niya rito sa verse 8, ha mga kapatid? May payback, di ba? But for those who are selfishly ambitious, sabi niya, and seeking, self-seeking, disobedient to the truth, but responsive to wickedness, yung sabi niya, there will be wrath and indignation sa mga hindi sumusunod. Sabi niya, dun sa mga rebelde, sa mga gumagawa ng masama, there will be wrath and indignation. So sino nagsasabi nito? Merong araw na ang Diyos ang hahatol. Huwag ngayon. Huwag mo ilagay sa kamay mo yun. Huwag mo ilagay sa puso, isip mo, lahat ng ginagawa ng mga masasama, hahatulan niya ng Diyos. Okay? So bilang Kristiyano, hindi natin control yung mga masasama eh. Hindi mo control yung mga nangyayari. Hindi mo control yung mga ginagawa ng mga tao. Ang control mo, yung pag-respond mo, mag-judge ka ba? Do not judge. Remember that God is a righteous judge. Hahatulan ni Lord lahat. And pangatlo at panghuli,
God is a reward, righteous rewarder. You need to believe that God is a righteous rewarder. Sabi niya sa verse 9, doon sa mga masasama, there will be tribulation and anguish. Romans 2 pa rin tayo, ah. Torturing, confinement for every human soul who does or permits evil to the Jew first and also to the Greek. So yun yung sinasabi ni Lord na judgment. May hatol yun. Pero sa mga sumusunod, verse 10, but glory and honor and inner peace will be given to everyone who habitually does good. So sabi Lord, gawin mo lang yung ginagawa mo. Sinasabi ng salita na, hayaan mo lang silang gumawa masama. Merong Diyos na judge, which is He is a righteous judge. Hahatulan niya yung mga yan. Yung mga hindi nagko-commit ng kanilang sarili sa Panginoon, mas pinipili nila yung mga bagay sa mundong ito, huwag mo hatulan. Hayaan mo si Lord humatol. Magliwanag ka lang. Patuloy ka lang sumunod kay Lord. Patuloy ka lang maglingkod. Kung ayaw nilang maglingkod, sabi nga ni Joshua, but for me and my house, we will serve the Lord. Sabi sila yun eh. But we will be held accountable for our own deeds, actions. Sarili natin yung haharap sa Diyos. Ang kailangan lang natin gawin, magliwanag lang tayo na magliwanag. Gawin lang natin ang mabuti. Kasi nasa atin si Lord eh. Nasa panig natin ang Panginoon. Sabi niya, to the Jew first and also to the Greek. Verse 11, for God shows no partiality. Walang favoritism kay Lord, nor arbitrary favoritism. With Him, one person is not more important than the other. Kaya alam mo, para hindi ka mag-judge, isipin mo, you consider God's kindness. Sa panahon, kasi minsan nagkakasala tayo sa paghatol. Pag nakakita mo yung Facebook, ay mga picture, kapag ikaw ay nakakarinig ng mga istorya, nanonood ka ng balita, humatulan. Remember God's, consider God's kindness. And you remember that God is a righteous judge. Hahatulan niya gumagawa ng masama, nakita mo man o hindi. At syempre, He is a righteous rewarder. Bibigyan na ng reward yung mga tunay na sumusunod sa ating Panginoon. And you see, if you consider God's righteous judgment and He is a righteous rewarder, imagine mo lang yung greatness ni Lord. Diba? Sobrang dakila ng Panginoon sa kanyang habag. Sa buhay natin, mga kapatid, alam niyan lahat eh. He is omniscient. Ibig sabihin, lahat mula simula, nasa gitna hanggang dulo, alam niya yung buhay natin. Alam niya yung magiging kasalanan natin. But yet, God still shows His mercy. Nahahabag pa rin ang Diyos sa atin. Imagine mo yung powerful God na nakakaalam ng lahat. Hindi ba pwedeng, alam yon, next month, alam niya yung paano tayo magkukulang eh. Yung kanyang power, pwede na tayong parusahan eh. Pero hindi, may mercy. May mercy ang Diyos. Hindi, wini-withhold niya yun. Sobrang rich, kaya nga wealth in His kindness eh. Sobrang blessed tayo. Ang pinaglilingkuran natin, hindi lang siya powerful. But He is a God who is merciful. Alam niya pagkukulang natin, magiging pagkukulang natin. Kaya kung tayo nakatanggap ng kanyang kabutihan, ng kabaitan ng Panginoon, dalayan ko, ito'y mag-umapaw sa atin. Para pag may nakikita tayo sa paligid natin, may mga kamag-anak tayo, mahal sa buhay, pamilya, na ang bilis nating hatulan, I pray na magkaroon ng change sa buhay natin. Dahil ipinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. In John 3:16, di ba, sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. It means you and me. It means the evil, the good, even those people na gumagawa ng hindi masama, mahal yan ng Diyos. Namatay si Kristo para dyan. Kaya't ibinigay niya ang kanya kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung tinuturing mong enemy, namatay din si Jesus para sa kanya. Jesus came for that person. Yung tinuturing mong nakasakit sa'yo na hindi mo magawang mapatawad, na gusto mo na agad hatulan, well, remember that God died for him, for her. Jesus died for them. In verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Yung puso ng Diyos sa mga nananakit sa iyo,
yung puso ng Panginoon sa mga gumagawa ng masama ay magkaroon ng pagbabago. Magkaroon sila ng kaligtasan. Hindi pa siya hinahatulan. Pero mga kapatid, may araw na paghatol ang Diyos. Kaya let us leave to God the judgment day. Let us leave them to the God who is the righteous judge. Lord, ikaw na pong bahala. Kung paano nag-uumapo ang kabutihan mo sa akin, dalayan ko makita ito sa amin. Alam mo, magkakaroon ng kapayapaan ang iyong buhay. Magliliwanag ka kapag hindi ka palahatol sa mga tao. Amen? And I believe God has spoken to each and every one of us. We're guilty of judging people. Dahil ba alam natin yung Bible? Dahil ba tayo nakakasunod? May ginagawa tayong spiritual? Hindi masama yun. Dapat lang natin pagpatuloy. Pero hindi yun dapat maging dahilan for us to think of ourselves superior to others. Kaya hingi tayo ng tawad sa Diyos. Mabagin ang Panginoon pati sa atin. Samahan niyo ako, let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, maraming salamat. Patawad po kung kami ay nagiging mapaghatol, mabilis humatol sa mga tao. Hindi mo naman kami dito tinawag. We are called to be witnesses. We are called to be the light of the world. Salamat. And tonight, maraming pagkakataon na humahatol agad kami. Kino-condemn namin mga tao dahil sa kasalanan, sa gawa nila. Not thinking that we are also sinners. Not thinking na magkakamali din kami. Kaya Panginoon, dalayan ko magkaroon ng pagbabago sa aming buhay. Baguhin niyo po kami, Lord, ng iyong spirit. In this word, Lord, itanim niyo sa puso namin. Sabayin niyo ako sa panalangin, kapatid. If you say, Pastor, ako yan, ang bilis ko mahumatol. Ang bilis ko magsalita laban sa mga tao. Hingi tayo ng tawad sa Diyos. Galing sa puso. Sabayan mo ka sa prayer. Sabihin mo, Lord Jesus, patawad po. Panginoon, patawad po sa mabilis kong paghatol. Isa po akong makasalanan. Patawad po sa pagiging mapagmataas. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan sa langit kasama. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Kapatid, kung sumabay ka sa ating prayer, pinatawad ka na ng Panginoon. Kung paano si Jesus hindi humatol, dumating siya para magligtas. Pero huwag tayong maghumatol. Pakilala natin ang tagapagligtas. Lahat ng tao binibigyan ng Lord ng pagkakataon, maging ikaw ay nabigyan ng pagkakataon. Kaya congratulations, pinatawad ka na ng pagkakataon. Bigay mo na kay Lord. Kung paano naging mabuti si Lord sa'yo, naging mabait ang Panginoon sa atin, di tayo natulan. Kapatid, ganun din, mag-umapong ito para sa ibang tao. Kaya salamat sa Diyos, alam ko may mga pagbabago na nagaganap sa ating buhay. Kasi Christians, Christ-like, kung sino si Jesus na hindi nagmahatol ng mga tao, lahat na lumapit sa Kanya, na may pusong mapagkumbaba, tinanggap niya at pinatawad. Kaya ganun din tayo, kapatid. Matuto tayong huwag humatol agad. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Praise the Lord. 5 minutes, tapos tayo. Mag-pray. I want to pray for you and everyone na may sakit. Pa-pray din natin yung pamilya natin. Huwag natin agad natulan. Ayan natin na si Lord ang kumipo ng kalang puso at binibigyan ng pagkakataon na magsisi sa kanilang kasalanan. Aming Diyos, Ama sa langit, salamat po. Sa tanging grasya mo lamang kami nakakasunod. Kaya naman kami nandito, Lord, dahil sa iyo. Kasi kung wala ka, di namin ito kaya. Hindi kami mapagpala, hindi kami makaangat sa buhay, hindi kami, Lord, talagang makakaranas ng kabutihan, kundi dahil sa iyo. Everything is all about you, Lord. And Lord, without you, wala kami sa kasaganahan ngayon. Wala kami sa position namin ngayon. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami na maging tulad mo sa iyong kabutihan, sa iyong habag na hindi humahatol ng mga tao, kundi nagliligtas. Dahil may araw ng paghatol. At habang wala pa yon, Lord, gusto mo ang mga tao ay maligtas.
Para mangyari yun, Lord, gamitin niyo po kaming magliwanag. Hindi maging hukom. Kundi, Lord, maging mga saksi. Magpapatotoo sa iyong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. And tonight, I pray for a radical change in our life. Makita sa amin ang kabutihan mo. Makita sa amin ang habag, ang awa na nag-uumapa. Maraming salamat po, Panginoon. We pray for our brothers and sisters na may sakit. Ano man ang naging dahilan ng kanilang sakit. Maging sa kanilang mga maling desisyon, kamalian sa buhay. O Lord, ito'y naman ang sakit, Panginoon. Lord, ayaw mo sila na mahirapan. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, mula ulo hanggang talampakan, dinadalangin namin sila sa iyo. Tinataas sila. Hipuin niyo po ng kapangyarihan niyo. Banal na Espiritu, pagkalingin niyo ng mga tao, may karamdaman, may cancer, may lupus, may sakit sa puso, may mga nagbarang ugat, mayroong problema sa utak, sa lungs, sa kanyang atay, sa bato. Lord God, maaaring ito'y infection, disease. Lord, in Jesus' name, maging virus man, napalayas namin sa pangalan ni Jesus. Pinagkakalooban ng kagalingan, nire-restore ang kalakasan. May mga bukol na tumutubo, bumabalik sa pangalan ni Jesus, nilulusaw mo ang mga sakit na ito. Jesus' name, tanggapin mo yung kagalingan. Mahal ka ng Diyos. Magagalingin ka at pinagaling ka na tanggapin mo yun. Lord, maraming salamat. Natanggap namin ang kagalingan ito. Pagpapala, kalakasan, nanunumbalik, maging sa mga tao na challenge ay mental and emotional, spiritual, mga nanlalamig sa pananampalataya, mga nadadalamhati, mga nangungulila sa mga mahal sa buhay, Panginoon, pagkalooban niyo po ng kapayapaan. Aliw na galing sa iyo. At Lord, kagala ka sa mga puso. Maraming salamat, tinatanggap namin ang pagbabago sa aming mga buhay. Ang pag-ibig na gumapaw. Salamat sa habag mo sa amin, Lord. Ganon din, mahabag kami sa ibang tao. Hindi mo kami natulan, hindi kami hahatol sa iba. Kaya Panginoon, maraming salamat. Lahat ng ito dahil kay Jesus, sa aming Panginoon tagapagligtas. Tinatanggap namin mga pagpapala sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat sa Diyos. Muli, kapatid, patuloy tayong maniwala sa panalangin. Makapangyarihan ang panalangin, ang papagalingan ng Diyos. Sumabay ka ba sa prayer? Meron ka ng answered prayer. Yes, receive it in Jesus' name. Kanina po ay tayo ay nag-ask to join in our prayer. Natanggapin si Jesus sa ating mga buhay bilang Lord and Savior. Humingi ka na ba ng tawad sa Panginoon? May buhay ka ng walang hanggan sa langit. Praise God! Salamat sa Diyos sa mga nag-invite, sa mga nag-share, sa mga nag-tag. Praise the Lord sa buhay ninyo. Sa mga nagbago at patuloy na binabago ng Panginoon. Sa mga kingdom partners, sa lahat po ng patuloy na nagbibigay. Ayan, salamat sa buhay ninyo. Kayo po ay isang partner namin para sa kaharian ng Panginoon, sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Kaya magpatuloy po tayo sa pag-support sa ministry. At syempre, kung ikaw magsisimula pa lang, ngayon pa lang, na-advance na ni Lord. Salamat po, Lord! Pagpalain niyo aming mga kapatid ng masaganang pagpapala, gustong takal, siksik-tik-tik. Ayan, thank you, Lord! Kanina po ba, nag-join tayo sa prayer? Humingi na tayo ng tawad. Kapatid, meron na tayong buhay na walang hanggan sa langit. Anak na tayo ng Diyos. Kaya, sabay-sabay, sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. And I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Go on, powers in you! Yes, I am. Jesus Christ, our King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join mo dito sa OPM Online Prayer Meeting, Mondays to Fridays, 7 hanggang 8 tayo, mga kapatid. Maraming salamat. God bless you. Have a great night. See you again. Bye.